Hello sa inyo mga ka-technician. Ang topic natin ngayon is kung paano i-troubleshoot itong electric fan na ito. Ayan, siniswitch on ko siya, hindi siya gumagana pero may ugong. Bali, mapapaisip ka kung anong trouble yan. Pero yan, panoorin niyo po ha. Switch on, probably wala siya. Na-under lang siya kapag tutulungan kong iikot ang brake. Diba? Umiikot na siya, pero hindi siya normal. Makapaisip ka, diba, kung anong trouble. Panoorin niyo na lang, sana huwag niyong i-skip. Panoorin niyo hanggang sa huli para siguradong matututunan niyo yan kung paano pag-trinoble sa mga baguhang technician na nag-repair ng mga ganito. Follow lang hanggang sa dulo para mag-gets niyo, para ma-i-apply niyo kapag kayo na ang mag-troubleshoot. Bali, siyempre, unang-una yan. Tatanggalin natin lahat ng parts hanggang sa makarating tayo sa motor. Dahil ang problema yan ay nasa motor. Pinalito lang yung tornilyo para hindi mawala. Kasi mahirap kumanap ng ganyang tornilyo, fine thread kasi yan. Gagalit ka pa ng room ng electric fan. Ako nga pala si Alfie, creator ng Alps Create and Restore channel natin. Sana po patuloy po kayong sumusubaybay. Sana po kung bago man kayo dito sa channel, sana subaybay niyo na rin po para kahit paano may maisishare naman ako sa inyo na siguradong nagustuhan niyo. Ulitin ko lang po yan. Mayroon po yung mga parts na dapat tanggalin kasi medyo maliit itong desk fan. At saka kailangan talaga nating tanggalin pati wiring hanggang sa switch. Medyo mag-iingat lang, lalo na dyan sa may neck na yan. Pag tinanggalin yan, baka malaglag yung spring. Tapos meron siyang bearing doon, baka malaglag yun. Ayan yung nag twins, pinupush down yun sa akin yung tumutunog. Kaya ingatan yung mawala. Ingatang alugin, ingatang ihagis, ganun, huwag yun ang ihagis. Ayan, malapit na ako sa aking pupuntahan. Ang target ko is sa motor. Ayan, kakalasin ko na yung wire niya sa may switch. Siyempre, mga tornilyo rin na yan, kailangan ibabalik nyo rin yan kapag tapos na ang inyong ginagawa. Para walang masabi si kliyente natin kapag lalawal na kung marunong din sila. Masasabi siya sa inyo kapag marunong sila tapos hindi niya nagawa yung tamang dapat gawin. Ayan, may color code ang electric fan na to. Ayan. Kung hindi ka sigurado dahil baka may makakalimutin ka yung color coding niya, sundan niyo lang yan para hindi kayo maligaw. Ayan, i-cut natin. Maraming paraan kung paano
masking tape. Ayan ang ginawa ko. That, pinat ko lang yun. Para pagbalik ko mamaya, madali kung may, hindi na ako mag-trace. I-co-color code ko na lang. Medyo luma na itong electric fan. Hindi siya branded pero mukhang atibay. Maganda pa yung motor. Yung bushing niya tsaka sa ating hindi pa malog sa sobrang tagal na nito. Dapat malog na siya. Hindi pa naman. Yan din double check ko siya. Hanggang sa mabaklas ko yan, i-double check ko pa rin yan kung kailangan na siya mapalitan. Pero kung hindi naman, wag naman ang palitan para mabawasan kayo ng backjack kung sakali. Kasi ang problem lang nito is mahinang umikot. Parang may something na, ano, na putol. Hindi ko muna sasabihin para subaybayan nyo yung something na putol na yun. Makikita nyo yun dyan. Tapos, yung putol na yun, syempre, pinagdugtong ko yun. Dahil sa wala namang ibang putol kundi yun lang. Pinagdugtong ko yung dalawang yun para ma-check ko ngayon talaga. Chinek ko pa rin dyan kung kailangan ko ng palitan ng bushing. Chinek ko yung shutting kung may gasgas na. Wala siyang gasgas. Maayos na maayos pa. Maganda yung shop niya. Walang gasgas. Ayan. Kaya kung pinupok-pok yan kasi may isa dulo ng screw ko. May mga debris ng metal. Sumasama siya sa magnet ng screw. Kaya parang warning. Ayan. Dapat kapag magbabaklas tayo ng motor, titingnan nyo yung mga may tali yan o kaya cable tie. Pag yun ay putol na, ingatan nyo siyang malaglag. Oras na malaglag po kasi yan, pwedeng, dahil sa malutong na yan, pwedeng maputol yung mga gabok na ano, na wire ng motor. At yun, kapag naputol, delikado kayo. Baka magpunta kayo sa palitan ng motor. Kaya dapat ingatan, hawakan. Kung paano nyo sa maisip na ano, maingatan. Marami ng paraan maingatan. Itong paraan na to, pwede nyo gayahin kung paano nyo maingatan yung motor. Mag-tick na ako, diba? Malutong na po kasi yan. Diyan, sa parte na yan, may nakita akong putol. Yan. Ang parte na yan, duda ko pa lang nasa capacitor. Kasi kapag undercharge na yung capacitor, kailangan mong itulak yung blade. Kaya, yung putol na yan, sigurado sa capacitor line na yan. Kasi kailangan natin, ibig sabihin, para siyang undercharge siya yung capacitor kasi hindi na na-connect. Pero kapag kinonect natin yan, good na yan. Ayan, nilihi ko kasi yung part na yon sabay pagdidikitin. Dina-double check ko lang yung pinaglihaan ko kung talagang nalihaan. Kasi pag hindi yun nalihiya, sablay yun. Tapos after kong malihiya, bumalikitin, lalagyan ko na
lang tawag doon, spaghetti tube. Ayan, spaghetti tube o kaya may isa pang tawag dito eh. Basta yun yung cambric tubing ang tawag pala dyan. Cambric tubing. Ayan, tapos safety na natin siya, naiprotekto na natin. Gamitan natin na kung wala kayong tali, mas maganda yung tali sana eh. Medyo matagal yun matunaw. Hindi basta-basta matutunaw yun. Itong cable tie, kapag maganda naman yung cable tie nyo, branded, talagang high temperature, hindi siya basta-basta matunaw. Pero kung mga local lang yung nabibili na sa tindahan, madaling matunaw ang cable tie. And isa lang sa mga, ilan lang sa mga tip na sa nasusubaybayan para laging maganda yung trabaho. And sure naman na ako na ayos na to kasi ayun lang talaga yung hinahanap kong problema, kung hindi yung capacitor o putol sa linya ng capacitor. Ayan, pwede na siya para may balik sa motor. Ayan na. So, wala namang problema sa bushing at saka shafting. Okay siya, kaya balik na sa motor. Muli ko sana mga subscribes nyo ang channel na to dahil marami pang mga trouble ang pwede kong i-share dito, lalo na po ngayon nandito na po ako sa bagong bukas na shop. Medyo wala pa akong table kasi medyo magulo pa sa shop ko eh. Kaya dito muna ako sa gate. Sa susunod, pag naayos na yan, magiging maayos na rin yung video. Medyo nag-mute muna ako kasi yung may bisitang dumating, kinausap ko siya habang nagtotrouble. Hindi yung mga binago ako. Ayan yung mga tornilya ko. Tornilya na pinalas, kailangan balik sa dati. Halos hindi lang ito dalawang trouble. Kung paano mo rin i-align, makikita mo rin ito. Kumari, binagas mo yung motor. Pag kinabit mo yun at wala sa alignment, matigas. Kung pinanood nyo ito ng tuloy-tuloy, nakikita nyo yun kung paano. O kung may tanong kayo, pwede naman po kayong mag-comment sa box or i-PM nyo ako sa Facebook. Pwede ko naman kayong tulungan. Ayan yung linya ng capacitor. Bali, cambric tubing ulit ako para sigurado. Kasi ang cambric tubing, high temperature yan. Hindi yan nasusunog. Kahit apoyan mo yan, hindi yan masusunog. Pero ang magtatagal siya sa apoy, talagang susunog yun. Pero kung mga init-init lang, mga maliliit na apoy na lighter, hindi yan dipigay. Ayan, binalik ko na yung capacitor, balik po nila para pag para normal, para hindi gagalaw-galaw yung ano. Diyan na dito. Eh, yan, diba? May part ka na mawala. Hindi mo nakita. Malito ka. Ganyan ang nangyayari.
Talagang nagkakataon kahit na sabihin mong magaling ka pa, nagkakataon talaga na magkakaproblema. Ayan na, binabalik ko na, babalik ko na ang neck niya. Tuloy-tuloy lang po sa panahon. Marami po kayong matutunan dyan. At mas marami pang matutunan kapag sinubscribe niyo po at hit yung bell button. Taklik ko yung bell button na yan. Taklik ko sa all para ma-notify po kayo palagi. Palagi na mag-upload ako tuwing mag-upload ng mga videos. Lahat ng repair na matatanggap ko rito kapag may pagkakataong i-video, i-video ko para ma-share sa inyo. Para kahit paano makatulong. Ayan, binabalik ko lang yung mga kinalas ko kanina. Para dahil para matesting na natin itong electric pa na to. Kung mag-work na ba talaga. Kung ayun din ba talaga ang problema niya. Medyo sira na yung katawan. Itong electric pa na to, gamit lang pala ito sa ano, pag-iihaw. Tuwing mag-iihaw daw yung may-ari, ginagamit niya to. Kaya tingin ko nag-overload. Hindi bumigay yung fuse na dapat yun ang bumigay. Ang bumigay yung isang hidla ng linya ng kapasitor. Diba? Pero kung ang electric pan nyo ay branded, bihira yung hindi bumibigay ang fuse. Pag branded dyan, Hanabishi, basta mga branded 3D, kung ano pa, bibigay ang fuse. Pero pag mga local made lang, kaya low class, ang may bigay yung ano, ibang part, hindi yung fuse, para may mali daw, hindi inaayos. Bagsak sa QC yan, pero binibenta pa rin. Kaya nabibili natin ng mura yung mga gantong electric pan. Kasi tingin ko kulang sa quality control. Kasi dapat, kapag may fuse, dapat ayun ang ano, bibigay. Sinundan nyo po sana yung video kasi may katulad na yung color coding doon, balikan nyo na lang kung anong color. Ayan na, hindi naman ako masyadong masaya, pero masaya ako, joke lang, buo na siya ngayon. Kaya ayan, paki-click lang po sana yung subscribe button dyan sa baba, encourage din para tuloy-tuloy lang po tayo mag-uusap guys. Tapos mag-comment kayo dyan sa baba, sa comment box, kung gusto nyo magtanong. Kaya kung meron kayong gustong ipa-upload, susubukan kong i-upload yun. Meron akong video kung paano, yung sunod na video. Pero, kung paano ipalitan yung shopping. Yan na. Salamat guys. Thank you.